heaven. A question, do we have that baptism? Kung alam natin bigyang bautismo, ay bautismo lamang ng tubig at ng pormula. Baptism being done in the church. But God is drawing us to a different baptism. The baptism of Jesus with the Holy Ghost. Kapatid, if you will be baptized with the Holy Ghost, wow! Yun ho mga timid dyan, mahiyain. Hindi mo magiging mahiyain yan. Yung mga natatakot, hindi na kayo matatakot kahit anong gagawin ninyo mga kapatid. Sa trabaho, sa anuman, mga pangarap nyo sa buhay, you will no longer be frightened by it. You will not be agitated anymore. The Holy Spirit will be there for you. At ang sarap mga kapatid na pag tayo ho ay kumikilos ayon sa bautismong ito, pwede rin ho natin sabihin, I know now that I belong to the kingdom of my Father because I am His child. Kumisan, ang alam natin, I know because I am a member of the United Methodist Church. We should experience the new baptism, which is the very new foundation of baptism. This is baptism with the Holy Spirit and with fire. Ang kailangan hanapin mo natin sa panahon ngayon, kapatid, is this kind of baptism. Na mag-uumpisa lamang yan when we have Christ. When Christ becomes the center, the locus and focus of this life. Now, as we remember our baptism, kailangan mong maunawaan natin ito yung pasimula ng karanasan natin sa isang panibagong bautismo ng Banal Espiritu at ng Apoy. And this will happen once we subject ourselves to it. Panginoon, salamat sa sandaling ito. Nilalagay mo sa aming puso na kami tumingin at hanapin po isang panibagong bautismo na ibinibigay sa amin ng aming Panginoon Jesus. Pinyaga kami sa kapangyarihan ng Espiritu at pinyaga kami sa Apoy. Dahil ito magdadala sa amin tungo sa isang buhay na karapat dapat buhay ayang-ayang katanggap-tanggap sa iyo. Gawin mo pong makapangyarihan ang gawain namin ng pag-aalala ng pagbautismo ng aming pagkabautismo ng aming pagkabinyo. At gawin maging bukas ang puso namin sa iyo. Sa pangalan ng Jesus. Amen.